Diyos Ama upang atin ang makamtan buhay na walang hanggang sa bigin ng ating Panginoon tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anihayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahonan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inuusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin.
Nagpagala ko ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat ito'y sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoong ko. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, Jesus maglapit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inaniyayahan ni Jesus o si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan ng mangyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong naganiyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yon, guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon,
sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Niringon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng kanyang luha ang aking mga paa at pinunasa ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung dalawang klase ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Si Simon, ang Pariseo na nag-imbita, ay tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang bahay pero hindi sa kanyang buhay. Pero nandito rin narinig natin, pumasok ang isang babae na kilalang makasalanan at hindi niya naman bahay kung saan nandun si Jesus, pero tinanggap niya si Jesus hindi sa kanyang bahay pero sa kanyang buhay. At narinig natin kung papaanong ang dalawang taong ito ay sumasalamin sa talinhaga na ikinuwento ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinahiram ng mas malaki at pinahiram ng mas maliit. At alam natin, ang pinatawad ng mas malaki ay ang nagmahal ng mas malaki. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa walang hanggang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. At pinapakita rin dito na ang Diyos natin ay laging handang magpatawad at laging nagaanyaya na tanggapin ang kanyang kapatawaran. Pero mangyayari lamang ito kung alam natin na tayo ay talagang makasalanan. Kung alam natin na kailangan talaga natin ng pagpapatawad. Kaya nga sa ating ebanghelyo at sa buong, sa lahat ng mga pagbasa, narinig natin kung papaanong itong Pariseo at itong babae ay meron talagang pagkakaiba. Narinig natin, ano? Kasi sa mga, sa kaugalian ng mga Hudyo, pag merong guro, pag merong rabay, at ang ating Panginoong Hesukristo ay tinuturing na rabay o guro, kapag ka ganun ang bisita sa tahanan, ang usual na ginagawa, pagpasok, huhugasan ng paa. And then, pupunasan nito. And then, magsisindi ng insenso. And then, lalagyan ng langis sa ulo. Yun ang ginagawa ng mga Hudyo. Pero, hindi ito ginawa nitong Pariseo sa ating Panginoong Hesukristo. Bagkos, yun pang babae na hindi naman may-ari ng bahay ang gumawa nun. Ibig sabihin, pinapakita rito na kung papaano talaga tinatanggap ng dalawang taong ito ang ating Panginoong Hesukristo. Yung Pariseo na may-ari ng bahay, si Simon, kahit siya yung may-ari ng bahay, hindi niya naman tinanggap o hindi niya ginawa
yung mga ritual sana na dapat gawin kapag tinatanggap ang isang rabbi, ang isang guro. Pero narito ang isang babae na makasalanan, kahit hindi siya yung may-ari ng bahay, siya pa yung gumawa ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, pinapakita dito na kahit tinanggap ni Simon na Pariseo ang ating Panginoon sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay, hindi naman niya tinatanggap ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Pero ito, naririto yung babae na makasalanan, kilala ng lahat na makasalanan, nahusgahan ng lahat na makasalanan. Hindi niya bahay ang bahay kung nasaan sila, pero kitang-kita natin kung papaanong tinanggap niya sa kanyang buhay ang ating Panginoon. Kadalasan kasi sa atin, hindi natin ma-appreciate o hindi natin alam kung gaano kalaki yung pagpapatawad na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At kadalasan din, hindi natin alam ito dahil hindi naman natin alam kung gaano kalaki ang ating mga pagkakasala. At ito yung nangyari, ito yung karanasan ni Simon na Pariseo sa ating Ebanghelyo. Paano niyang malalaman na kailangan niya ng pagpapatawad? Paano niyang malalaman na kailangan niya na tanggapin talaga sa buhay niya ang ating Panginoon? Kung nasa isip niya, ang pagkakaalam niya ay wala naman siyang ginawang pagkakamali. Pariseo nga siya, sinusunod niya lahat ng utos, sinusunod niya lahat ng kasulatan. Paano niyang malalaman na siya ay nangangailangan ng kapatawaran? Paano niyang malalaman na nangangailangan niyang tanggapin sa kanyang buhay ang ating Panginoon? Mga kapatid, sa ating buhay, marami ding pagkakataon na ang focus natin ay wala sa ating sariling mga pagkakamali. Marami ding pagkakataon na na-overlook natin, hindi natin nakikita kung ano yung mga pangangailangan natin sa buhay, na kailangan din nating humingi ng tawad, na kailangan din na alam na tayo din ay makasalanan. Madalas, mas nakikita natin yung sarili natin sa larawan nung Pariseo na ito, kaya hindi natin matanggap ng lubusan sa ating buhay ang ating Panginoon. Pero ang paalala sa atin ngayong araw ng ating pagbasa, tanggapin natin hindi lang sa bahay ang ating Panginoon, pero mas lalo tanggapin natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Pero tuluyan lang nating matatanggap sa ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo kung katulad ng babae, alam natin ang ating kasalanan. Kung katulad ng babae, alam natin na malaki ang pangangailangan natin sa kapatawaran ng Panginoon. At lagi nating tatandaan, katulad ng karanasan ng babae, laging nag-aanyaya ang ating Panginoon na tayo'y bumalik sa Kanya. Laging bukas ang puso ng ating Panginoon para sa ating paghingi ng tawad, para sa ating paglapit sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating panalangin ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng mapagmahal na habag sa Kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway may pagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali
naway humantong sa mapayapang pag-uusap, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at iyong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Iyong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya naman pagpatawad na tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig at inapin ang tanging alay ko sa iyo. Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di magaya na may pagkaloob. Mamahaling iyas, inigintong nilukob, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod.
sa iyong pagiriw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagbumula ang aking pag-asa at
kaligtasan. Sa Diyos ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inasahan, ang aking muot at ang ulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nalaligan, puso'y di higit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takuan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtas. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Inipintukan namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulualhati ka namin.